Ngayong umaga nga, meron kaming pa-orders na 15 tubs ng chicken at 10 tubs ng beef. Papunta nga to sa Antipolo, medyo malayo-layo rin ngayong mararating ng biryani natin. Thank you so much, Be Richelle Camacho, sa maramihang orders nga. Idinagdag nga niya tong pagkain na to sa birthday nga ng nanay niya. So yun, happy birthday po and God bless. Alas 7 nga kami nagsimula ni Geraldine magluto kasi 10 ibubuk na nga namin to para makuha nga ng lala mo. Si Geraldine nga yung pinagluto ko ng basmati rice. Kasi doon siya medyo nahihirapan. Para nga maituro ko sa kanya kung paano ko ba niluluto nga yung basmati. Minsan kasi ang hirap din kapag ipapaliwanag ko na hindi niya talaga nakikita kung paano ko ginagawa. Nung maipak na nga namin lahat ng chicken, pinabuk ko na nga siya 9:30 na nga kasi sabi ko baka mahirapan kami maghanap ng riders kasi nga malayo-layo nga yung pupuntahan nito. Nagulat nga kami ni Geraldine kasi wala pang 2 minutes, meron nang nag-accept na rider. Hindi ko pa nga natatapos ipak yung beef, nagmamadali nga ako kasi baka biglang dumating. Sabi nga sa akin ni Geraldine, din chill lang daw ako kasi nga 10 minutes pa naman bago nga dumating. 5 to 10 minutes bago nga mag 10 dumating siya. Medyo mapupuno na rin nga yung motor niya at sa Antipolo din nga to dadalhin. Sakto 10 a.m. nga nakaalis na nga yung rider dito at expected na darating nga sa Antipolo ng mga 12. Then after nga nun, binigay na nga namin kay Richelle yung info nga ng lala mo para matrack din nila kung nasaan na. Bandang alas 12:30 nga kumain naman kami ng pananghalian. Then after nga namin kumain, nagluto naman kami ng ititinda nga namin sa May San Pedro. Si Geraldine na nga ulit ang nagluto ng basmati rice. Yung unang luto nga niya, medyo naputlaan ako sa kulay. Pero nakuha naman niya yung lasa. Alas 2:30 nga kami natapos magluto. Nagpahinga na nga lang muna kami ni Geraldine habang nga pinapalamig namin yung basmati. Pagkatapos nga, nagpak na nga ulit kami. Maraming nga nag-chat na taga San Pedro at meron din nga mga nagpa-reserve. Kaya dito pa nga lang sa bahay, binalot na namin sa plastic para pagdating nga sa San Pedro, ipipick up na lang nila. Alas 4 nga, umalis na nga kami ng bahay. Dumaan nga kami dito sa May Susana Heights. Kasi meron kaming meet up nga dito nung nakaraan pa nga siya o murder. Sabi ko nga na dadaanan na nga lang nga namin siya kapag nga papunta na kami ng San Pedro. Pagdating nga namin dito sa Maytunasan, meron na naman nga kaming meet up. Reserve din nga to kasi nung nakaraan pa rin nga siya bumili. Nga, sabi ko nga na dadaanan na nga lang nga din namin siya kapag papunta na nga kami ng San Pedro. Kapag marami kasi kaming pa-orders bandang Alabang, hindi na kami tumatanggap dito sa Maytunasan. Kasi nga e-bike nga lang nga din yung gamit namin, medyo mahirap kasi kapag magra-round trip talaga kami. Mula Tunasan hanggang Kupang, minsan nga hanggang Sukat pa. Kaya minsan iniipon namin yung bandang Tunasan at bandang papuntang Alabang. Pagkadating nga namin dito sa May San Pedro at pagkalatag nga namin ng mesa, meron nga bumili. Nagulat nga ako kasi namumukaan ko nga siya yun. Naalala ko nga na kasamahan ko nga siya dati na nagtatrabaho nga sa Tripil. At friend ko nga siya sa FB, sabi nga niya na nag-message nga siya. Hindi ko rin kaagad nabasa kasi nasa messenger ako ng Biryani Queen. Nagkwentuhan lang din kami ng kaunti habang namimili siya ng bibilhin niya. May mga nagpa-reserve din sa amin na bayala move yung pick up. Meron nga kaming repeat buyer na bumili na nga siya before, nakipag-meet up siya sa Alabang, taga Pasita nga siya. So yun, shout out sa iyo ma'am, salamat po. Yung mga nag-chat nga sa page, ibin dun sa email ko. At sidating nga na rin nga sila para nga bumili. Pati na rin nga yung nagpa-reserve sa page na taga Santa Rosa. Meron pa nga kaming isang pa-order na lalamove yung magpipick up. Papunta nga to sa Maykanlalay naman. Tantay nga lang nga din si Geraldine ang message niya para ma-ibok na nga. Dumating din nga kaagad yung rider para nga ma-pick up. Mga 6:30 nga kami nakapag paubos. Habang nagtitinda nga kami, napag-usapan nga namin ni Geraldine na dadaan nga kami ng Binyan para nga mamalengke. Yun nga lang kasi yung e-bike namin hindi siya na-charge. Kaya hindi siya makakarating ng Binyan kaya nag-commute na nga lang nga kami papunta doon. Kaya iniwan na nga lang nga namin yung e-bike dito sa may tapat nga ng Mercury. Dahil nga maaga pa nga, wala pang masyadong mga gulay na nakalatag nga sa kalsada. Pagkatapos nga namin mabibili lahat, pag-uwi nga namin, mayroon kaming nadaan ng mga kakanin. Sabi ko nga kay Geraldine, ito na nga yung ihahaponan nga namin. Nakakita nga kami ng Mango Royal dito kaya bumili nga rin si Geraldine. So ilang buwan na nga kaming hindi nakakainom ng milk tea. Kasi nga umiiwas din kami sa mga matatamis. Pagkabili nga niya, umupo na nga lang nga kami dito sa may gilid ng kalsada. Saka nga kami nag-boot trip. Bumili nga kami ng kwek-kwek at saka fishball. Then alas 8 na nga kami nakabalik sa San Pedro, binalikan nga namin yung e-bike namin. Paglabas nga namin sa bahay, naghanap nga kami ng printing shop. Sumama pa nga tong si Bella sa amin. So yun na guys, hanggang dito naman po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!